tubong pagbilaw Quezon si Jairo Perez. Isang ocean mapper na ngayon ay naninirahan sa Wellington at empleyado ng New Zealand's National Institute of Water and Atmospheric Research o NIWA. Bahagi rin siya ng South and West Pacific Data Center ng Nippon Foundation GEPCO Seabed 2030 Project bilang isang data manager. Malaking tulong ang ginawang pag-aaral at pagmamapa sa ocean floor ng grupo ni Haya sa bulkang nasa ilalim ng dagat sa Tonga. Naglagay sila ng mga aparato sa ilalim ng dagat upang mapag-aralan ang detalye ng nangyaring pagsabog ng bulkan. Subalit bago ito, paano nga ba narating ng Pinay Ocean Mapper ang kasalukuyang profesyon? Bata pa lamang si Haya, consistent honor student na at naging valedictorian nang magtapos sa Talipan National High School. Naging aktibo rin ito sa mga extracurricular activities sa kanilang lugar. Dahil mag-isa lamang ang kanyang ina na nagtataguyod sa kanilang apat na magkakapatid, naisa na ni Haya na tumigil muna ng pag-aaral upang bigyang daan na makapagtapos ang ibang mga kapatid, subalit sa pagpupumilit ng kanyang ina na mapagtapos sila ng pag-aaral habang nagtatrabaho sa ibang bansa, nakumbinsi si Haya na kumuha ng civil engineering. Taong 2008 nang makapasa sa licensure exam si Haya at Pebrero ng sumunod na taon, matapos ang mahigpit na kompetisyon ay nakakuha ng permanenteng posisyon bilang Commissioned Officer Hydrographer with rank of Probationary Ensign sa National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA at na-appoint ng Presidente ng Pilipinas bilang Ensign matapos ang isang taon. Sa kanyang mga unang taon sa ahensya, nagpakita na ng kakaibang kasipagan at dedikasyon si Haya sa kanyang trabaho kasabay ng pag-aaral na isang short course sa Universidad ng Pilipinas. Taong 2014, isa siya sa anim na individual mula sa iba't ibang bansa na nagawaran ng one-year scholarship mula sa Nippon Foundation upang makapag-aral sa University of New Hampshire sa Amerika. Lumahok din si Haya kasama ang grupong GEPCO NF alumni team sa isang kompetisyon at naipadala sa Essex, United Kingdom upang bumuo ng isang unmanned surface vessel at logistics at naitanghal na winner of the Shell Ocean Discovery X Prize Competition noong May 19, 2019 sa Monaco. Marami pang magagandang oportunidad ang dumating sa ating Pinay Ocean Mapper upang mapalawig ang kanyang karanasan at kaalaman. Sa lahat ng ito, may mga hamong kinaharap ang kababayan na sa tulong ng Panginoon ay kaniyang nalagpasan. Mag-adapt ako dun sa cultural aspect ng trabaho at social aspect din ng trabaho. Kasi 38-39 countries po yung kailangan naming makasalumuha, kailangan naming kausapin para po dun sa community. Pangarap din ni Haya na isang araw makabalik sa Pilipinas at di na muling lisanin ang bansa. Ito ay upang gugulin na lamang ang kanyang oras bilang full-time volunteer at educator sa lupang sinilangan. May mensahe naman si Haya sa bagong administrasyon at sa mga kapwa Pilipino. Kahit saan po tayo dalhin ang ating mga paa, basta gawin lang po natin yung ating makakaya. And for sure po ay sa ating mga munting paraan ay may iwagayway natin ang Pilipinas kahit saan tayo magpunta. Ayun po, we are known to be great workers, hardworking people, at matatalino rin po tayo. Ang isa na lang po talaga ay huwag nating hahayaan na mag-look down yung ibang tao sa atin, lalo na sa mga nasa ibang bansa. Dahil kahit saan po tayo pumunta, may lugar po tayo doon. At nakarating tayo doon dahil deserve natin. Basta po, do everything with greatness at compassion din. At syempre, hingi tayo ng guidance kay Lord. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-aaral sa ilalim ng dagat gamit ang uncrewed surface vessel. At lahat ng ito ay naging posible dahil na rin sa naging malaking kontribusyon sa pagmamapa ng ilalim ng dagat ng ating kababayang si Jairo Perez, tubong pagbilaw Quezon. Raquel Evangelista, UNTV News and Rescue New Zealand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.